Kumusta tayo ngayon mga kamoto speed? So, andito na naman tayo ngayon. So, magre-review lang ako kaunti yung mga nilagay kong racing parts sa motor ko. Isimulan natin sa ano, sa CDI. So, yung nilagay kong CDI ay yung VRT. VRT Dual Van Power Max. Yung model ng CDI na nilagay ko ay yung ano 2011-2012 yung nalagay kong brand na ay yung ano year model na nilagay kong CDI. So Power Max Dual Van. So kaya ko pinalitan yung ano CDI yung FI kasi ay kaya niyang ano FI kasi kaya niya hanggang 13 RPM yung FI. So hanggang 13 siya kaya niya yung ano Raider FI. So sa stock na carb kasi hanggang 12 lang siya kasi. So nagli-limit siya hanggang 12 RPM yung stock CDI na carb. So para ano para maano ko yung 13 RPM, so pinalitan ko ng racing CDI. So ito yung racing CDI na nilagay ko. Sa racing CDI naman ito ay pang-stock lang to. Pang-stock engine. So meron pang mas malakas na VRT na pwedeng ilagay sa Raider car. Kaso lang hindi ko na sinubukan yon. Kasi stock engine naman ako. So ang sunod kong pinalitan ay yung ignition coil. So ito yung sunod naman na pinalitan ko, ignition coil. So pi 2 terawatt yung nilagay kong ignition coil. At saka yung ano ko, spark plug pala. Yung spark plug ko kasi stock pa rin yung spark plug ko. Kaso lang kinumbert ko siya. So ginawa ko marami na sa inyo siguro ang nakakapanood nito yung modified na spark plug, yung tawag nito puputulin sa may gitna. So ganun yung ginawa ko. So marami na dyan yung gumagawa niyan yung modified na spark plug. So parang katulad na siya sa UMA. Kung nakakita na kayo ng UMA na spark plug, ganun yung ano niya, ganun yung forma ng spark plug niya. So spark plug saka pi 2 terawatt na ignition coil tapos racing CDI. So ang may tutulong pa nito, kung yung motor nyo ay magastos sa gasolina, pag pinalitan nyo ng ito diretso, ignition coil tapos racing CDI tapos naka-convert pa yung spark plug nyo, titipid rin siya sa gasolina kapag sabay na pinalitan mo tong lahat. Sa kasunod naman na ano, pinalitan ko ay yung ano yung carburetor yan. So yan yung 28mm na carburetor. Hindi siya imitation, hindi siya local. Original po siya, legit na carburetor po to. Koso po ito, Koso KSR Evolution. 28mm po siya. Koso po tong brand niya. So tingnan natin sa kabila. So meron siya kasing cover pero koso tong ano ko, koso tong carburetor ko. Hindi natin kasi masyadong makita. So meron din siyang ano code na nakalagay sa carburetor. So meron din yang nakalagay na koso na medyo malalaking letra. Kaso lang hindi lang natin siya makita kasi andito yung cover niya kasi. So sunod rin na pinalitan ko ay yung ano clutch spring. So pasensya na, medyo marumi yung motor ko kasi kakagaling lang sa ano
sa ilog. Medyo mabuhangin kasi yung dinaanan ko, kaya medyo marumi siya. So yung pinalitan ko dito yung clutch spring. So pinalitan ko yung clutch spring niya. So yung brand ng clutch spring niya ay Kitty. Kitty yung pinalit kong, yung pinalit kong clutch spring ay Kitty. Kitty yung pinalit kong clutch spring. Yung namang clutch housing niya dun sa, kung pinapalitan yung ano tawag nito, clutch pressure. So stuck pa ako doon. Hindi pa ako nagpalit ng clutch pressure, stuck pa. Tapos yung ano lang, clutch spring ang lang ang pinalitan ko, clutch spring. Yun lang ang pinalitan ko. So sunod naman, ito naman ang sumunod sa ngayon. Ito naman ang sunod kong ginawa. So ano siya, naka single gasket siya. Naka single gasket siya. Yung kasing stock na cylinder head gasket niya ay tatlo kasi yon. So tinanggal ko yung dalawa, so meron pang natirang isa. So isa lang yung linagay ko. So karamihan kasi yung mga ginagawa ng iba, so isang gasket dito, tapos dito sa may banda ng ano, sa baba ng dito, sa may base gasket naman, yung pinaka black gasket niya, ito tinatanggal nila yan. So yan, yung black gasket na yan, so tinatanggal rin nila yan. So zero gasket dito. Yun yung ginagawa ng iba para maging high comb siya. So single gasket. Single gasket. Tapos sa magneto rin. Ang ginawa ko sa magneto, bumili ako ng ibang magneto. Tapos dinala ko sa machine shop. Pina-machine shop ko para maging ano siya, lighten magneto. Pero hindi siya masyadong ano, hindi masyadong magaan. So yon, nagpalit ako ng magneto, tapos pina-machine shop ko siya. So ginawa ko siyang lighten na magneto. Tapos yung sprocket ko pala sa likod dati. Sprocket ko sa likod, dati yung linagay ko diyan 45 dati yung linagay ko. So nito lang ako nagpalit ng sprocket. So hindi pa matagal yan. So binalik ko sa 43. At saka dati kasi slim tire, tapos naka rim. Yun yung dating nakalagay dito. Linagay ko lang yung big tire kasi naghuhuli na kasi sila ng naka slim tire. So yun yung mga pinalitan ko. Racing CDI, ignition coil, tapos convert yung spark plug ko, tapos single gasket sa may cylinder head, tapos yung dun sa ano naman, clutch spring. So nagpalit rin ako, so Kitty rin, tapos yung magneto, naka lighten magneto ako. So kung hindi mo kasi gagawin tong mga pinalitan ko, mahirap kang makakasabay sa FI kasi yung FI kasi marami siyang advantage. Yung FI kasi ay upgraded ng radar carb. Kung baga ano, kung radar carb pa rin yung radar FI, parang naka racing mode siya. So yung ibang ano niya kasi, katulad dito sa camshaft niya, dun sa radar FI, para siyang naka racing cam na siya. Kasi mas malaki yung cams ng radar FI. Tapos yung radar FI, mas malaki pa yung mga balbula niya. Intake at saka exhaust, mas malaki yung balbula ng radar FI. So yun yung mga advantage ng radar FI. Tapos sa carburetor naman, pag hindi ka naman nagpalit ng carburetor, mahirap mo rin masasabayin yung radar FI. Kasi yung radar FI, kung baga tawag nito, kung baga pag kinumpara mo siya sa carburetor, 32mm na carburetor yung ano ng Raider FI, kasi malaki yung butas ng car, yung malaki kasi yung ano, pasukan ng hangin sa may carb.
at sa may throttle body ng Raider FI. Yung pinakabutas ng throttle body ng FI, malaki kasi. Umaabot siya hanggang 32 mm. Sa Raider carb naman, yung stock na carburetor niya, yung pinaka-stock na carburetor naman ng Raider carb na stock, eh 26 mm lang siya. So, sobrang liit. Sobrang liit kung ikumpara mo siya sa Raider FI. So, kailangan magpalit ka ng racing carburetor para makasabay ka sa FI. So, marami kasing advantage yung Raider FI. Ginawa siya kasi na parang naka-racing mode na siya yung Raider FI. Kaya mahirap siyang tapatan kung wala kang papalitan sa motor mo. So, kailangan talaga meron kang papalitan para makasabay ka sa Raider FI. So, isa na yung Racing CDI.